Grant this his deed, that the laying upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may regain what they contain and obtain what they promised, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama naming magpapangyarihan
ayusin sa aming pagdiriyo ang pagganap ng pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapan mong sabi niya magbagong buhay ay maging itig sa bumang tulot ng iyong pagsubaybay. At malunat yung makarating sa ligaya magpakailanman. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ingit na ingit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi lamang sa mga taga-Roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng dala at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na Thank you.
Kapag ang aking salita sa inyo ay nailambana, taglay mo ang aking diwa. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama, mula ngayon ay kilala na Jesus ang inyong nakita. Sinabi sa kanyang ni Felipe, Panginoon, ipakita mo ninyo sa aming ama at masisiyahan na kami. Sumagot sa Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Tiyak, hindi mo ba ako nakikilala? Hanakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin, Ama? Hindi ka ba naiiniwanang ako'y sumasama at ako may sumasabi? Ang mga salita mo sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa kanyang aking sarili. Ang Ama ang sumasabi ay gumaganap sa kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ako may sumasabi. Kung ayaw ninyong maniwala ang sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagat pupunta na ako sa Ama. At ang mga hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparamdam ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon, Jesus Christ. Tulad po ng ating panyaya na si Jesus ang mukha ng Ama. Makikilala natin ang Diyos Ama dahil ito'y pinahayag sa amin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na naging tao. Sabi ko nga, kapag ang pinag-usapan naman ng Diyos Ama ay maraming speculation kasi Espiritu. Pwede tayong makapagdidak na mga kaisipan tungkol sa Ama na ito yung kagustuhan ng Ama. Kaya po ang bawat mananampalataya na naniniwala sa iisang Diyos na kung tawagin natin ay Ama ay maraming pansamantaha, iba-iba yung kaisipan na nabanggit ng pagkaunawa sa Diyos. Kasi nga, ay may pagka-abstract. Kasi wala naman nakakita sa Ama. Pero ngayon, dumating sa atin na kung saan ay sinasabi niya na ako at ang Ama ay isa. Ang sino mang nakakita sa atin ay nakakita na sa Ama. Medyo mabigat ng pananalita. Yan ako kahit ako si Felipe na tatlong taong kasakasama ni Jesus ay nagpapahayag pa rin, ipakita mo sa amin ang Ama. Pero siguro po dahil sa hindi na unawaan ni Felipe yung kung ano yung Ama ng pure spirit, baka akala niya ay ang pagkaunawa na ugnayan ni Jesus at ng Ama na sa dako ay para lamang mag-ama na pwede mong sabihin na ako, ito yung aking anak, ito yung aking Ama. Ay baka yun yung pamantayan na ipinakita
na nais na makita ni Pilipe. Ang sinasabi ni Jesus ay, hindi, no, ako at ako may isa. Kung nakita mo ako ngayon, nakita mo na yung Ama. Yan ako bahagi ng isang pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Katolikong Kristiyano ay sabi ko nga sa pagkilos natin ay yung mga ginagawa natin ang magiging reference point ay walang iba kundi si Jesus. Ano ba yung ginawa ni Jesus? Ano ba yung sinabi ni Jesus? Kasi doon natin nakikita ang Ama. Kasi nais na ipinangipahayag ng Diyos Ama na siya ay makilala sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. E po yung mga sumunod na panyaya, ang sinasabi ni Jesus na kung ano mang hilingin ninyo sa pamagitan ko ay pagkakaroon sa inyo. Ay kung tunay natin nakikilala ang Ama, maunawaan natin yung kahulugan ng nabanggit ng mga salita. Kasama na rin dito yung anumang ipagagawa, magagawa kayo ng mga bagay na higit sa ginagawa ninyo at sa mga bagay na ginagawa din ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung hapon na nais mo natin yung panyaya para po sa araw na ito, may isang pagkataon na lalo natin kilalanin si Jesus. Sabagat sa pagkakilala natin kay Jesus ay ipamamanik sa atin ang Ama. Kaya nga sa pabalang pamamaraan ay di muli po sa lalong-lalong na sa ating patuloy na pakipag-ugnayan, pagdarasal, yung patuloy na hamon na ibinibigay ko sa atin on bended knees. Patuloy tayong nanamin, lalong-lalo na ako sa banal ng pagdiriwang ng misa. At tanggapin natin si Jesus. Kausapin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus sa banal na Eukaristiya. Sabagat nais niyang ipakilala sa atin ang Ama. Nais niya na makaugnayan tayo ng ating Diyos. At alam po natin, no? Alam po natin na kung mapansin po natin ay kinakailangan natin ito ng oras. Kapag tayo na ipag-usap at nakita natin yung oras, talagang natin na dahil tayo ay kung tawagin nga po natin ay may limitasyon, hindi tayo katulad ng Ama na pure spirit, tayo ay may limitasyon gawa ng ating katawan na para maintindihan kung ano at sino ang ating Diyos ay kaya ang tawag ko may limitasyon sapagkat no? It limits our way of thinking. Kasi pag sinabi natin pure spirits no? Ay yung ating pagkaunawa ay hindi nakabase sa konkretong mga pangyayari na nakikita natin sa daigdig na ito. And sometimes, yung concreteness ay hindi tumutukoy sa mga bagay na kung tawagin natin ay abstract.
At nagkataon ko naman kapag pinag-usapan natin ng Diyos, no? Yan ay abstract. Kaya na lang ginawang simple ay gawa sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. At yung transition na yon ay sabi nga natin, ay nawa ay maging daan upang lalo natin makilala yung ating Diyos. Kaya, para ho natin makilala, it takes time. It takes patience. So, what you mean, sir? Yung nais na ipahayag ng Diyos ay dahil sa limitasyon na yan ng ating katawan, ay hindi natin kaagad natatanggap. Katulad na ng halimbawa, ano? Katulad na sinasabi natin kalimutan. Yung isang utos na kumisari mahirap bigyan ng pansin, magpatawad ka sa kapwa mo. Madaling isipin. Pero kapag inilagay mo na sa konkretong pagkilos, ay hindi ganun madaling. Kasi yun ay naging bahagi ng ating limitasyon na nasasakop ng ating pagkatao. Kaya sabi nga mo natin ay huwag natin sayangin yung panahon na inilalaan natin sa panahon ng ating panalangin. Kasi yung panahon ng usan ay, no, ay nais natin makilala ang Diyos. At nais natin makilala ang Diyos sa konkretong pagkilos natin sa daigdig na ito. Na nawa ay maging gabay natin sa pang-araw-araw nating gawain at pagtugon. At alam nyo, no, sabi nga po natin, ay hindi mo kinakailangan na ikaw ay all-knowing para masabi mo makilala mo ang Diyos. Pero sa oras na sabi nga po natin na makilala mo ang Diyos, ay mararamdaman, mararamdaman ng tao, makikita ang tinatawag na natin na yung aura ng kabanalan ay mararanasan natin. Kaya yun yung bigyan natin ng higit ng pagkakataon na ninais ang Diyos, nandiyan naman siya. Sabi nga natin, open book, larong-larong na sa ating pakipag-unayang sa panahon ng ating panalangin. Thank you.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
kasi kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ama, inagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay mo ng pag-amuhay ng anak. Kaya nangyayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis at kakaroon ng kapagkasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan ko ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buhay ni Kristo. Ayaw magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang simbahang laganap sa tundig-tig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng Francis ni Benaventura at ang tanang kapayang. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay ng ipagasang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumana. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawaan pa rin na parang kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa ng mga kabereng Maria Reina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mabanalan ng buhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuli sa kararapan mo. So ang pagitan ay manang na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal pagpupuli sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggang. Amen. Upang tunay na makilala natin ang ating Diyos. Maawa, maawa,
mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng kotero. Panginoon, iyang makarapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita na naman ay gagalit na ako. Thank you.
para manawis ang tuloy din ang Diyos. Ipignibis lang at remisyon ni Jesus Christi. Oremos. Almighty and everlasting God, with the conception of the cooperation of the Holy Spirit, you prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son, granted by your gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, may be delivered for the present evils and for the everlasting death, through the same Christ our Lord. Divino auxilio manea sempre promiscuo. Amen. Ave Maria Purissima. Sempre cada vossa vita.